Welcome to Health 1, Quarter 4, Week 4. Ligtas ako sa loob ng bahay at paaralan. Masdan ang larawan. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan A? Tama, siya ay naglalaro ng kandila. Ano naman ang ginagawa ng bata sa larawan B? Tama, hindi siya naglalaro ng kandila. Alin ang gawaing hindi ligtas? Letter A or letter B? Tama, letter A. Ang batang katulad mo ay hindi dapat maglaro ng mga bagay na hindi ligtas gamitin. Mga bagay na nakakasugat at nakakalason. Narito ang ilan sa mga alituntunin upang maging ligtas sa tahanan. Number 1, huwag maglaro ng apoy. Number 2, huwag maglaro ng matutulis na bagay. Number 3, panatilihing tuyo ang sahig. Number 4, huwag hawakan ang mga bagay na hindi alam kung ano ito. At number 5, huwag tikman ang bagay na hindi pamilyar sa'yo. Tingnan ang dalawang larawan sa itaas. Ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan? Sino sa tingin mo ang sumusunod sa alituntunin ng paaralan? Larawan ba sa number 1 o larawan sa number 2? Tama ang larawan sa number 1. Bilang bata, mahalagang sumunod sa alituntunin ng paaralan upang maiwasan ang aksidente at pahalagahan ang mga taong nangangalaga sa paaralan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, bilugan ang mga bagay na hindi ligtas gamitin. Gawin ito sa sagot ng papel. Number 1, kutsilyo, punan at gunting. Alin ang mga bagay na hindi ligtas gamitin? Tama, kutsilyo at gunting. Number 2, t-shirt, pako, at basang sahig. Gawin dito ang mga bagay na hindi ligtas gamitin. Tama, pako at basang sahig. Bakit basang sahig? Dahil maaari kang madulas kapag tumaan ka dito. Number 3, kabango, pag-spray, juice. Tama, bug spray. Hindi to ligtas gamitin ng batang tulad mo. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, lagyan ng bituin ang larawan na nagpapakita ng pagsunod sa alituntunin ng paaralan. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Number 1, alin kaya sa dalawang larawan ang lalagyan natin ng bituin? Tama, ang pangalawang larawan. Number 2, tama ang unang larawan. Sa number 3 naman, tama, lalagyan natin ng bituin ang unang larawan. Aling mga bata, para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot sa bawat gawaing nakasaad. Gawin ito sa sagutang papel. Narito ang ilan sa mga gawain. Number 1, palaging tuyo ang sahig. Kung palagi mong pinananatiling tuyo ang inyong sahig, lagyan ng check ang column ng madalas. Kung minsan naman, lagyan ng check ang column na minsan at column ng hindi kung hindi. Ganon din ang gagawin sa number 2, number 3 at number 4. Para sa gawain A, punan ang mga tatlang ng mga angkop na salita upang makabuo ng makabunuhang talata tungkol sa aralin. Mga bata, basahin natin sabay-sabay ang pamimilian.
alituntunin, tahanan, ligtas. Mahalaga na mapanatiling tama, ligtas ang ating sarili sa paaralan at din sa ating tahanan. Kaya bilang bata, sumunod sa mga alituntunin upang aksidente ay maiwasan. Maraming salamat mga bata sa pakikinig. Hanggang sa muli, alam!